Hi guys, Buhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your jardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, Buhay! Welcome back to our channel. This is Efrain and you're watching Planting with Efrain Grace. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya at mga kapitbahay. Before we show you how to take care of Oxalis triangularis, marami kami na-receive na comments and suggestions and questions of course. At isa sa mga tanong na ito na aming natanggap is, paano ba mapapropagate ang tinatawag nating Oxalis triangularis? Okay? So, last time, so our topic daw is about how to propagate Oxalis triangularis. So, meron tayong dalawang pamamaraan or two ways to propagate Oxalis triangularis. The first one is yung petiole cutting. At saka yung tinatawag nating rhizomes propagation. Okay, so petiole cutting propagation and rhizomes propagation. So, let's talk about the petiole cutting propagation. So, what we have right now is, of course, ang ating Oxalis triangularis. And as you can see, this particular plant reacts primarily kung tayo ay kung gabi or umaga kasi siya ay very sensitive sa ating light. Okay? So, as you can see right now, yung ating plant ay naka-close. Okay? Ibig sabihin lang that we are taping or that we are shooting this particular video ay gabi. Okay? Kasi nga, naka-close yung ating natawag na mga dahon. So, this is actually natawag din siyang praying plant kasi nga, nagko-close siya tuwing gabi. Okay? So, as you can see, paano pa ginagawa ang ating natawag na petiole cutting propagation? So, if you're going to look at that one, yan, meron tayong tinatawag na mga plants doon sa pinakadulo. So, itong part na to, which is actually nag-hold ng ating dahon, itong mahabang part na to, that is what we call the petiole. Okay? Okay? And of course, this is our leaves. Okay? Ito yung ating mga dahon na tinatawag. So, yung mahaba, yan, yung mahabang yan, na nag-hold doon sa ating dahon, that is a petiole. And of course, yung ating dahon na ito. Okay. So of course, what we are going to do now is we have to get now or to get the yung plant na tawag na petiole. Okay? So, kukuha tayo, hahanap tayo ng isang lugar o isang area kung saan pwede nating masabi na medyo healthy yung ating pinaka-plant. And it's very important for us to choose this kind of plant. Okay? Na merong maganda at maayos na cutting. Okay? So, yung ibang ginagawa nila, pinuputol nila, hinihila nila yung pinaka petiole like this. Okay, so importante na makuha nila yung pinaka parang crescent moon na part na yon. Tuwing sila ay magpapropagate kasi doon mismo tumutubo or doon mismo lumalabas yung tinatawag nating pinaka roots. Okay? Yung iba naman, ang ginagawa naman nila ay kinakat nila doon sa mismong pinaka-area ng petiole, tapos yun na ngayon ang kanilang inilalagay sa tubig. So, how is it was being done? So, madali lang. So, we have to get sa portion ng ating petiole. So, ito yung ating petiole. Ito yung dahon. And we could pull this one doon sa ating pinaka roots. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa ating water. Okay. Now, in choosing the water, actually, what am I using now is yung tubig na distilled water. So, yung hindi dapat malamig or hindi rin naman masyadong mainit. Yung katamtama lang, yung tamang temperature lamang ng tubig. Pwedeng-pwede na yung gamitin natin as a medium para mag-root tayo ng ating ating material. So, if you're going to use here distilled water, sasabihin nyo, medyo magastos or medyo mahal ang pagpa-root natin ng stem cutting. Yung iba, ang ginagawa nila, they're using also the tap water. But the problem with tap water is that meron siya kasing mga chlorine na tinatawag. So, if we're going to use the tap water coming from the faucet, we have to remain or we have to, kailangan natin siyang i-leave yung ating water pagkakuha natin sa process ng 24 hours para yung mga chlorine ay mag-evaporate. Okay, para pag ginamit natin siya for the propagation, okay na siya. Wala na siyang chemicals. So, let me show you
yung aking propagated na already. So, I started this one last month and it happens na nagkakaroon na siya ng tinatawag nating rule. So, in this case, ang ginawa ko dito ay kinat ko siya. Hindi ko siya pinul doon sa ating sa pinaka material, pinaka mother plant. Just to show you kung possible ba na pag kinat natin yung petiole ay tutubo pa rin yung ugat. In this case, we have that particular event. So, in this case, we have this one. So naglagay ako dito ng chani. Okay? I use the chani here. Itong chani na to kasi para mag-hold tayo sa water. Ayan na yung ating result. So, this one is actually the roots. Okay? So, nakikita nyo naman. So, yan ay roots na ng ating pinaka plant. So, this is actually a stem cut. A cut nung ano, ito ay galing sa ano, pinutol natin yung pinaka-petiole, hindi natin pinull out. So, still, maganda pa rin yung plants. And the only thing here is, I use the water na distilled water. So, we have tried already yung hinintay natin yung 24 hours bago mag-evaporate. Okay? So, yun. This is actually one way of propagating our natawag na Oxalis triangularis. And one thing for sure is yung ibang ginagawa nila, nilalagay nila directly doon yung pinaka-plant. Okay? Nilalagay nila directly. Tapos tumatama yung pinaka-dulo nito doon sa pinaka-bottom. So, what I did is I used the chani, this one, okay, this one, para hindi siya mag-touch doon sa ground. Kasi nga, mas maganda kung siya ay naka-angat doon sa water or naka-level sa water. So, once na mayroon tayong roots, so pwede na natin siyang itanim. Okay? Pwede natin siyang itanim sa ating pinaka-pot. So, I'm going to use now yung mga maliliit na pots, na mga plastic pots natin. Kasi nga, ayoko namang gumamit ng masyadong malaki kasi pag tayo ay nagdilig sa kanya, the tendency of that is makakuha uli siya ng, or mag-absorb siya ng maraming water at mababad sa tubig yung ating pinaka-oxalis. Okay? So, yun ang iniiwasan natin. Ayaw natin mangyari yun sa ating plant. So, in this case, we have to be careful lamang doon sa ating plant na hindi siya naman hindi naman siya lalong mag-push doon sa ibabaw kasi pwedeng may tendency na masira or maputol yung ating plant. Kasi mag-gumagamit tayo talaga ng soil, the tendency of that is talagang masira yung ating pinaka-plant. Okay? So yun ang iniiwasan natin, especially that this plant is a herbaceous type. So ganun lang. Ganun lang kasimple yung ating pag-propagate nito. We're just going to put it there sa ating pinaka-pot. So ang ginamit ko dito naman ay hindi talaga pure na soil. So I'm using here the coco coir with some pumice rock. So yun ang ginagamit ko for propagation. Bakit yun ang ginagamit ko? Kasi it holds yung enough na moisture as well as minemaintain din naman niya yung past draining soil or past draining substrate ng ating plant. So ganito lang siya kadali. We're just going to plant this one. Tapos hindi natin siya kailangang ilagay agad sa ilalim ng araw or sa labas. So we could wait siguro mga 2 to 3 days bago siya makapag-adapt. Makikita naman natin yung epekto niya. Kasi it will have some adaptation doon sa environment na meron siya ngayon. So kasi from water to substrate tayo ngayon makikita natin yung kanyang adaptation kumbaga. Okay, so yun guys. So this is actually one way of propagating our plant na ito. Okay? So ito namang ating ginawa dito, the same manner din. So we're just going to put this one dito sa ating chani. Okay, just enough para hindi siya mahulog. Yan, ganyan lang. Okay? So we're just going to propagate that. Tapos yung water nito, usually pinapalitan siya ng after 2 days or 3 days. So, we have to replace it again with another set of water. Okay? Kung ayaw nyo naman ng water, we could already magdagdag tayo ng tubig kasi syempre, this is also prone for evaporation. So, nag-evaporate din yung mga water. So, we're going to start again with a month. So, isang buwan ulit tayo maghihintay or 4 weeks para makita naman natin yung pagtubo ng mga bagong roots in this particular Oxalis triangularis. So, that is the first one. So let's proceed now with the next type of propagation.
Okay, what is now the next one? So the next one is we're going to use this particular plant. So I'm going to propagate this plant. So it is very important na makita natin paano ba siya or ano ba yung ating Oxalis triangularis. So in this case, yan. So kailangan natin siyang tanggalin from our plant, from our plastic, okay? Plastic na talagyan. Now the good thing about this Oxalis triangularis ay hindi naman siya kasi tumutubo ng napakalalim sa ating soil. Usually kasi nasa ibabaw lang siya. And they are actually forming now what we call as the tinatawag nating rhizomes. Okay? So, ito yung isang sample natin rhizomes. So propagation through rhizomes ang ating pag-uusapan. And one good thing about this one, napakaganda nung kanyang propagation through rhizomes. So, pansinin nyo, there's already the rhizomes. Yan. So, this could be another set of plant. At pwede uli natin tong itanim uli. This is another rhizomes. Okay? So, of course, the other one, pansinin nyo, yan. Napakaganda niya. Okay? So, para makita nyo, iba nililinis nila to eh. Okay. So, yon. This is actually the rhizomes of our Oxalis triangularis. Okay? So, yan. May dalawa tayo ditong puno ng actually Oxalis triangularis. And as you can see, yun yung kanyang bulaklak, napaganda niya. Pero hindi ko madidiscuss sa inyo kung paano na siya nagpapapagit sexually. So, this one is propagation through rhizome. So, itong rhizomes na to, ayan ay nagta-travel pa or kumakalat pa siya. So, we could separate this one already. Yan. So, may panibago na siyang shoots doon sa dulo. So, I think we could create siguro mga dalawa hanggang tatlo. Pero, itong part na to, hindi ko na siya tatanggalin. I'm just going to bury this one already. I don't know kung meron pa siya sa ilalim. But more or less, wala na. Okay, so we're going to settle with this one. Okay, so we're just going to repot this one. Gamit itong ating plant. Okay, we just gathered yung tinatawag nating rhizomes. Okay. So pwede nyo siyang separate siya. Okay, pwede nyo pagpalit siya. Pero as much as possible, ang isang Oxalis triangularis, mas maganda kung nako-cover talaga totally yung pinaka taas na portion niya. Okay? Para hindi siya mag-hold masyado ng maraming yung masuportahan natin yung pinaka-water niya. O yung pinaka-plant niya. Okay? So, ang maganda sa Oxalis triangularis, they are reproducing actively pag binuha natin yung rhizomes. So, sa rhizomes talaga sila pinaka magandang mag-reproduce. But actually, pag yung ating water propagation o yung ating petiole propagation, pag siguro mga after 2 months magki-create na uli siya ng panibagong rhizomes katulad nito. Okay? Ayan. So hindi masyadong malalim yung ating pagtatanim ng ating material. Dapat tamang-tama lang. Okay? So tamang-tama lang yung ating material. Yung ating Oxalis triangularis, hindi masyadong malalim kasi pag masyadong malalim, the tendency of that is hindi agad makahinga yung ating plants. Okay? So, we could add up some fertilizer ng konti. I'm using now here yung tinatawag nating vermiculite. Okay? Or yung hinalo ko kasi ito sa ating sa humus. So, I am using now yung mga manure ng ating mga earthworms. Okay? So, organic type. So, maganda siya. Hindi siya nakakasunog ng plants. That's why, I highly recommend na tayo bumalik doon sa paggamit nito. Okay? So, hindi masyadong matapang yung ating vermiculite sa ating mga plants. Okay? That's a good thing about the organic fertilizer. Okay? Yung iba, may mga organic fertilizer tayo na ginagamit katulad ng mga manures ng baka, ng kalabaw na medyo matapang, nakakasunog siya. So, I would not recommend that to you. Yung iba gumagamit ng chicken manures, pwede rin naman yun. Pero, you have to set muna. Kailangan muna ito siya i-mix ng konti para mapababa yung kanyang acidity. So, guys, ito yung ating sample propagations. So, ito na. Inilipat ko na yung susunod. So, importante guys na
moist yung ating material. Okay? Especially pag tayo maglalagay ng ating rhizomes. So more or less siguro mga ilang buwan, mga 1 to 2 weeks bago ulit tumubo yung panibagong Oxalis triangularis dito. And the good thing about the Oxalis triangularis, tumatagal siya ng napakatagal na panahon. Okay? So sabi nga 107 years, pwede mo na siyang ipamana. So we have talked that already. Sinasabi din na siya ay tinatawag na heirloom na halaman. Pwede mo ipamana yung iyong halaman na Oxalis triangularis. Kaya maganda siyang alagaan, guys. Especially if you are dealing with plants at saka plant enthusiast din yung mga tao sa paligid mo, this will be a great gift for them. So, matatandaan kanila habang sila ay nabubuhay at may papasa nila yung kanilang mga halaman until doon sa kanilang pinaka apu-apuhan, kumbaga. Okay? So guys, yung mga rhizomes inilagay ko na dito. Okay, so hindi ko na napakita masyado. But as you can see, yung isang plants nating maliit na may rhizomes, doon tumubo yung ating plants. So nandito na siya. I just put here some soil. Nag-recycle ako ng konti na soil gamit dun sa isang soil natin. This is actually a clay loam soil. So, in line with this, wala naman tayong problema kasi yun lang yung ibabaw na part. And then, yung ilalim ay nilagyan ko siya ng yung meron siyang cocoa coir and of course, the pumice rocks. Okay? So guys, this is how we propagate our plant. So if you have some comments, suggestions regarding with our featured way on how to propagate Oxalis triangularis, well, we are very happy to welcome. At saka syempre, we would like to hear comments, of course, your related stories about how to propagate Oxalis triangularis. Okay? So I think that's all, folks. You're watching Planting with F and Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel and you may add to your FB page si Maria Gracia at ang Lihim na Hardin. Salamat po sa mga nagsusupport sa amin, our videos. Thank you very much. And see you again next time for another planting events that we're going to talk about. At maraming parang pinaprayer na para sa inyo lamang. Thank you and goodbye! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed.